May bulalas na naman po itong si Bato de la Rosa. Sa nangyayari po dyan sa KOJC compound, minsan siguro ang mga kababayan natin nalilito na rin kung sino yung nagsasabi ng totoo o hindi. Pero ang sigurado dyan, wala pa namang nilalabag na batas yung mga nagpapatupad. Nagpapatupad at dapat ay magsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Matagal na eh. Matagal lang nagtatago. Most wanted pa ng FBI. Tapos yun nga, marami pong kaso itong si Kibuloy. Karumal-dumal yung mga akusasyon sa kanya. Kaya dapat lang talaga na pursigihin ang pag-aresto sa kanya. At kung wala pang illegal na ginagawa ang mga kapulisan, siguro naman dapat ipaalam yan sa mga KOJC members. Dahil ang totoo ngayon, mas marami pong violations ang ginagawa nitong mga miyembro ng KOJC laban sa mga kapulisan. Marami sa kanila ang naaresto na dahil nga sa pang-aabuso sa ating mga kapulisan. Ganyan po ang nangyayari. Ito namang si Bato de la Rosa, sabi niya, ito yung mga mindset na itong mga ito, ano ho, yung tipong gusto talaga nila na ipaintindi sa ating mga kababayan na si Kibuloy ay mabuting tao. Ang hirap kasing intindihin yung puntong yon dahil sa dami nga po ng karumal-dumal na akusasyon. At ito ay hindi naman bago. Matagal na yung mga akusasyon na yan. So huwag niyo pong baluktutin sana ang kaisipan ng ating mga kababayan. Yung banat na ganito, sa tingin ko ay ito ay hindi man direct. Pero yun nga, pilit mo pa rin pong ipinagtatanggol si Kibuloy. Kibuloy, mas mapanganib ba sa most wanted terrorist, sabi ni Bato. Yan tuloy, sabi ng mga netizens. Sa tingin niyo po, ano, mas mapanganib ba si Kibuloy? Baka kasi. Kasi kung tutuusin, kung ang dami na talagang na abuso itong si Kibuloy, ay mas mabuti pa siguro yung mga terorista dahil alam natin merong totoong ipinaglalaban yung mga yan. Si Kibuloy po, ang wala siyang prinsipyo, wala siyang, or eto mga kaso na naglutang or naglabasan na ihain laban sa kanya ay hindi dahil sa kanyang prinsipyo, kundi dahil sa kanyang tawag ng laman. Ganyan po. Tapos ipagtatanggol niyo ang isang ito na ano, na pag hindi siya mapanganib kumpara sa mga terorista, mabuti siyang tao? Yun ba ang gusto mo, Mr. Bato de la Rosa? Ang tanong daw kasi ng mga miyembro ng KOJC, mas mapanganib ba si Kibuloy kaysa sa isang most wanted terrorist? Mas mapanganib ba ang Davao City compared doon sa mama sa pano na napakaraming umiikot na mga armadong tao? You see, bakit kailangan mong ikumpara? Ang punto dito, kailangan mahuli at madakip si Kibuloy. Ang punto dito, merong information, gumagamit naman ng meron namang intel, etong PNP natin, ano ho, alam yan ni Mr. Bato de la Rosa, may information na naandyan pa si Kibuloy na gustong ilikaw ng mga katulad ni Sara Duterte at ni Digong na kuno kasi wala na dyan, nakatakas na. Dahil gusto nyo lang lisanin ang KOJC compound ng mga kapulisan. Totoo ah, habang wala pang illegal na ginagawa, siguro naman ay may karapatan ang ating kapulisan para ipatupad ang batas, para silbi ang warrant of arrest sa isang pugante na katulad ni Kibuloy. Huwag po kayo, Mr. Bato de la Rosa, na medyo alanganin sa inyong mga statement. Kuno ay para makisimpatya or kumuha kayo ng simpatya sa mga kababayan natin. Magpabango kayo, kunwari. Pero ang totoo niyan, alam niyo naman sa sarili niyo kung anong klaseng tao si Kibuloy. Alam niyo rin po sa sarili niyo na malaki ang dapat panagutan ni Kibuloy sa mga kababayan natin, sa batas, at syempre sa taong bayan. Good luck!